Sa punto ito, makasampo natin si Director James Jimenez, tagapagsalita po ng Comelec. Kaugnay pa rin ang update dito po sa National Canvassing. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Apo, so ngayon po, kumusta po ang sitwasyon? Naka-break muna, ano po? Break muna. Apo, pero ano po yung status po ngayon ng bilangan? Well, ngayon, no, medyo marami-rami na rin tayong napopuklama. Recently, nadagdagan ata ng 6, no? Pero konti pa lang yun, maliit pa lang yun. Remember, ang target, ang talagang kailangan nating i-canvas ay hanggang 304 na COC. So, medyo mabagal tayo ngayon. Kaya nga, kanina, sabi ng chairman, medyo i-adjust natin yung expectation natin. Yung proclamation ng 12 senador, baka hindi natin magawa tonight. Ako. Pero hahabulin natin, kung may magpoproklama pa rin tayo, di itutuloy natin dahil tuloy-tuloy naman ang trabaho natin dito. Kahit hindi po yung kompletong 12. Kahit hindi kompleto. Ang importante naman kasi, kapag hindi na gagalaw yung ranking, baka pwede na natin maproklama. Apo, yung pong delay, yung pong nakikita niyo yung delay, yung pa rin po ba ang problema? Signal sa ibang lugar, di matransmit? Hindi lang signal. Although yung signal, nagkakaroon niya ng papel doon sa delay. Ano? A lot of times, makikita natin yung mga contest sa municipal ay ang didikit. At dahil dikit na dikit siya, hindi tayo nakakapag-proclaim na maaga. Dahil tinatapos natin lahat ng presinto. At kung merong kang delay sa signal doon, madadagdagan ngayon yung oras. No? So, dalawang dahilan. Una, merong signal problems talaga in some areas. Pangalawa, yung mga lokal na eleksyon, mahigpit, kaya hindi nakakapag-advance ng baton ng proklamasyon. Pag hindi mo na-advance sa munisipyo, naaatrasar yung provincial, maatrasado din yung national. Pag po ba sinasabing dikit yung sa isang municipal, sa isang lokal na posisyon, ano pong boto yung pinag-uusapan? Mga 5, 20, 10? Hindi naman sa 5, pero mga hundreds, ganyan. May mga maliliit na lugar kasi kung saan yung mga margin ay hindi naman lumalampas ng 1,000. Pero kapag ganun kasi, napakahalaga na lahat ng presinto masama dun sa final proclamation. Ang karaniwan kasi kapag halimbawa nakaka 90% ka na tapos mukhang hindi na matitinag yung ranking, pwede na idiretso yan, no? Kaya mabilis tayong umaandar. Apo. Pero kung yun na nga, yung ticket, maliliit yung mga lead, kailangan ma-resolve lahat. Otherwise, magkakaroon ng question kung talagang nanalo nga ba yung prinoklama natin. So possible ho na yung 1 to 10? Kasi parang hindi ho nagagalaw na senador. Parang hindi nagagalaw na yung positioning nila. Malamang mapaaga po yung... Mas maaga sigurado yon kesa dun sa 11, halimbawa, 11, 12, 13. No, hindi naman po kami yung 13, pero definitely dyan yung nag-gigirian. Hihilahan, ano po? Most probably, mga kailan po, ang may estimate po kayo? Well, ang estimate natin, maging konserbatibo na lang siguro tayo by the end of this week. No? Pero yun na nga, sa sisisikapin namin na makapag-proklama kami as early as tonight. Apo. Director James, galing po akong Maguindanao. Yes. At nakita ho namin doon, talagang interest sa mga political parties, kung sino man yung may masamang balak, quote-unquote, ilabas po yung PICOS machine na hindi pa natatransmit. Mm. Pero sa kabila po nun, meron pong iba mga kaso tayo na pag-alaman na yung pong mga PICOS machine na ilabas, like particularly yung sa Laguna, San Pablo, Laguna, hindi po may proclaim yung mga kandidato doon sa San Pablo kasi po yung kandidato pagka-congressman, bagamat lamang, hindi po may proclaim dahil yung PICOS, 29 PICOS machines, inilabas po. Mm-hmm. Na hindi po nila nalalaman at kahit nakalagay daw doon sa makina, katwiran ng election officer, transmitted. So, paano po pag ganun ang sitwasyon? Ano po yung nakikita niyo scenario dito? Well, pag ganyan kasi, yung mga ganyang insidente, we treat that on a case-to-case basis. Ibig sabihin, pag may nag-report sa atin, halimbawa, nilabas yung PICOS nang walang abiso sa kahit sino, okay, no? Ini-investigate muna natin yan. Kaya ngayon, yung kinikwento mo, although na-report yan sa amin, right now, may mga tao kami doon na nag-iimbestiga rin, no? Malaman namin kung ano nangyari at kung tama ba yung kilos nung paggalaw ng PICOS na yon. So sa ngayon, hindi ko muna masasagot yan. Because we are validating that, although alam natin na na-report na yan, no? Ina-validate natin yung mga detalye. Bakit naging ganun? Okay. Para hopefully, bakit nailabas? Nadala sa kabuyaw? Tama. Paalala ko lang din, yung mga hindi pa napoproklama, medyo bigyan natin ng konting puwang din. Ano? Remember, kung lumang sistema to, nagbibilangan pa lang siguro tayo sa munisipyo. No? So, I mean, although merong konting delay, hindi siya ganun kalaki, but certainly it's something na hindi natin ikinatutuwa. So, hahanapan natin ng sagot at solusyon sa lalong madaling panahon. Yung sa kaso po na nailabas yung PICOS machine, ano po? Opo.
sa tingin niyo po ba medyo na-compromise po yung integridad ng data sa loob nun kung nakasalang po yung not CF card? Not necessarily, no? Kasi yung CF card, kapag minaniobra mo yan o minanipula mo yan, hindi mo yan magagamit eh. So yung integridad, ibig sabihin, masasabi natin na na-compromise yung integridad kapag nabago mo yung laman at hindi na halata. Diba? Kasi naipasok mo yung fake na result mo eh. Eh dito kasi pag ginalaw mo yung CF card, hindi mo na siya magagamit. So kahit ginalaw mo siya, hindi magbabago yung resulta. Kasi nga, hindi mo na siya magagamit. So balik ka sa ibang means of determining the outcome. So in that case, no, siguro may konting challenge dun sa proseso, maaring ma-delay, pero confident pa rin tayo na yung resulta, hindi yan magbabago in the long run. Malalaman at malalaman natin yung tunay na resulta. Opo, at kung sakasakali nga po na meron hubang kumbaga pagkukula kung mapapatunayan na bakit nailabas yung PICOS nang walang hindi tinatanggi ng election officer, meron hubang pananago tayo election officer? Definitely, definitely. Pwedeng kasuhan ho yun? Sigurado yan. Kasi syempre, responsibilidad namin yan eh. Bagaman iba ang nagpapatakbo ng mismong halalan, pagdating na ganyan sa mga ganyang usapin, meron kaming supervision dyan. So kung talagang ang nangyari yun at mali yung nilabas nilang ganun, eh ang pananagutan yan, babalik at babalik sa Comelec, doon sa EO natin. Apo. Panguling salita po, ano po yung paalala nyo sa ating mga kababayan, mga kapuso na naghihintay po ng resulta? Unang-una po, no, humihingi po kami ng konting pag-intindi lang na talagang nagkakaroon tayo ng konting delays. Ginagawa po namin lahat na makakaya namin para masolusyonan yung mga delay. At sana ho, stay tuned at mailalabas rin naman natin kaagad yung ating mga halal na senador. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po si Director James Jimenez, tagapagsalita po ng Comelec.